Hi everyone, good morning guys. Today is Friday, have a blessed Friday for everyone. For this video, yung gagawin natin guys is mag-house tour tayo sa isang napaka-unique and beautiful bike coop. First, unahin muna natin sa labas. Mag-start tayo sa bubong or sa roof. Ang bubong na ito ay yari sa rolled metal roofing. Kasunod naman na ginamit guys na wall sa labas is narrow wood. Kung kayo naman magpagawa guys, okay lang kahit anong wood as long na matibay at maayos yung paggagawa. Ngayon guys, dito naman tayo sa balcony. So napapansin yung open air po ito para pumasok yung fresh na hangin. And then, pinalibutan lang siya ng may-ari ng bakod na kahoy. So dito guys, is very relaxing. Pwede po kayong magduyan. And then yung ginamit din dito na furniture is kahoy din. Yung upuan and then yung misa. Para more bagay siya sa ating bahay kubo. And then, they are using the wood materials for the floor. And then, malawak naman yung bakuran guys. So, magtalim tayo ng mga halaman para more fresh ang kapaligiran. And then, ito naman yung sa labas ng balcony guys. If ever na gusto nyong mag-relaxing, so pwede kayong umupo dito while drinking coffee in the morning. So tara guys, pasukin natin yung unit na bahay kubo na ito. Sliding door naman guys yung ginamit dito sa main door. Tara guys, let's go inside, let's reveal. And now, let's start sa living area na super unique. And then, pagpasok nyo naman guys sa left side, makikita nyo yung kahoy na walang paint. And then, nilagyan lang siya ng malaking wall frame. And then, sa taas ng larawan, makikita nyo yung dalawang dim light na nakatutok sa picture. And then, sa gilid both sides, mayroon silang nilagay na wall cabinet na pwedeng paglagyan ng mga display like books and etc. Dahil tinted sliding door yung ating pintuan, kailangan natin maglagay ng makapal na kortina sa gabi naman. Maliit lang yung space sa loob, sa harap ng sofa chair, dito na rin nilagay yung dining table na 4-seaters. And dahil maliit lang yung space ng ating living area, yung nilagay natin na chair is isang long sofa chair lang. At dahil isang area lang yung ating living at dining, so sa taas ng dining table, doon na lang nilagay yung ating 32-inch na TV. And then before ka pumasok sa kitchen, makikita niyo dito yung isang wall cabinet. And then yung isang pintuan is papasok sa master's bedroom. And now let's go inside the kitchen. Dito naman sila nagluluto ng mga food and then kailangan talaga may exhaust fan. And then pinalagyan na lang nila ng mga built-in cabinet like this sa refrigerator. And then sa taas niya mayroong hanging cabinets. And then sa baba naman ng sink, meron ding mga cabinets na lagay ng mga plates and etc. And now, papasukin naman natin yung toilet or the bathroom. So, sa shower area, nilagyan siya ng glass para hindi lumabas yung water kasi yung ginamit na floor is a wood. So, yun guys. And now, let's go to the room of the kids. So, dito makikita nyo yung design ng ating beds. Double deck siya guys para hindi siya takaw sa space. And then, para pag may bisita, maluwag pa rin siya. And now, let's go to the amazing master's bedroom. And then, meron lang siyang built-in cabinet dito sa may paanan ng bed para lagayan ng mga damit and then etc.
So kung napapansin nyo guys, sobrang liit lang ng ating master's bedroom. Ayun, nilagyan lang siya ng headlights sa may uluhan and a lot of built-in cabinets para hindi takaw sa space. Thank you guys, thank you for watching. Every single day.